Hi guys, so gusto ko lang ipakita sa inyo yung nabili kong bike online. So ito napaka useful niya sa amin dito sa farm kasi may problema ko sa kasama ko kasi dahil sa pagkukuha niya ng mga pagkain ng kambing, which is ito nga, minsan inaabot siya ng 3 balik para lang makakuha ng mga pagkain ng kambing. So I was planning before to buy yung tinatawag nilang kurong-kurong dito, actually yung motor na mayroong sidecar. Kaya lang ni nung nakita ko yung presyo niya, medyo mahal siya. Syempre isa pang problema doon is yung gasolina niya everyday, yung cost ng gasolina. So wala akong idea before kung paano gagawin ko doon. So ang ginawa ko nung una is yung bike ng anak ko is inuwi ko dito sa Ilocos para gamitin niya, pero nakikita ko na medyo nahihirapan pa rin siya kasi yung kasama ko kasi is medyo PWD siya, meron siyang problema sa kanyang paa. So nung nakita ko to online, talagang sabi ko maganda to, sabi ko para dito sa farm kasi yun nga, isa sa lahat is hindi na ako gagastos para sa gas niya kasi yun nga, bisikleta siya. Pangalawa is tamang-tama lang siya kasi hindi ko kailangan naman, kailangan yung medyo heavy duty kasi ito, although ito naman is heavy duty na yung pagkakagawa, which is yung bike style niya kasi pang heavy duty daw talaga to. At yung size ng lalagyan niya ng ano, yung mga damo, is saktong-sakto lang siya. So yung damo naman tulad nito is hindi naman siya masyadong mabigat kung ilalagay mo dito. So sabi ko, ito yung tamang sasakyan para sa kasama ko kasi yun nga, as I said a while ago, may problema sa paa. Pero nagbabike pa rin siya. So sabi ko, ito yung pinakamaganda para sa kanya. Which is nabili ko siya online. Nakita ko siya sa Facebook Market. It cost 7,500. So yan, 7,500 siya. Kaya lang ang naging magastos lang para sa akin kasi yung pinaka delivery charge niya nung dinala ko dito sa Ilocos is medyo mahal siya, which is na nagbayad ako ng more or less 2,000 pesos para lang dito. Pero sabi ko nga, mas nakatipid pa rin ako sa kanya kung ikukumpara mo sa motorcycle na may sidecar. So na-appreciate ko talaga siya. So yun nga, yung kasama ko is tuwan-tuwa rin siya kasi yun, hindi na siya gaano nahihirapan pag nangunguha siya ng damo. So anyway, maraming salamat ako, nagpapasalamat ako dito sa binilan ko nito, at napakabait din. Siguro ilalagay ko na rin sa description kung ano yung pangalan niya at kung kanino ko nabili yung bike na to. So anyway, ito siya guys, maraming salamat at nakita nyo. Siguro sa mga may farm din, may goat farm din tulad ko, maganda ito para meron nyo makatulog din para sa inyong farm. Anyway guys, maraming salamat sa panonood and have a good day.